we did have an opportunity wherein strangers who were side by side risked everything, if only to better the situation, not of oneself, no, but perhaps even for those who were not yet born, who finally stood up and said, either we take responsibility now or forever be condemned to this situation. Okay. My mother, throughout the last years of her life, had one theme. EDSA is not 4 days of EDSA. EDSA should be a daily thing. We are a country in the midst of a continuing revolution, and we must all continue working for the sake of what our heroes fought for and some died for. The people know that we are gaining ground. With the lifelines we are providing for the poorest of the poor, the jobs that will be waiting for the skilled graduates, the justice we are ensuring for our citizens, and above all, the transparency and accountability we are instilling in our institutions. Ipinapaalala ng obeliskong ito ang kagitingang ipinamalas at patuloy na ipinamamalas ng mga nagenyos sa gisag ito sa tapang ng inyong lungsod na makipaglaban sa pananakop ng mga dayuhan hanggang sa pakikibakan ninyo sa diktadorya. Lalo pat nagsisilbing sentro ng oposisyon, Rehimeng Marcos sa buong Bicol ang Naga. Patunay ito na ang pakikipaglaban sa batas militar ay hindi lang naganap sa EDSA, hindi lamang ang EDSA Shrine o ang People Power Monument ang mga bantayog ng revolusyon ng 1986. Inaprobahan at pinirmahan natin kamakailan lamang ang Executive Order No. 23. Nagbabawal ito sa pagputol ng puno sa mga natural at residual forest sa buong bansa. Nagbuo na rin po tayo ng Anti-Illegal Logging Task Force para sa pagpapatupad nito. Inatasan na natin ang DNR na huwag magbigay ng logging permit o kahit mag-renew ng mga lisensya sa mga nagtotroso sa ating natural forests. Maging ang mga sawmills at veneer plants na walang sapat na trosong gagamitin para sa legal at tuloy-tuloy na operasyon sa susunod na 5 taon ay ipinapasara na natin. Darating po mga araw, tuloy pa rin nating haharapin ang mga suliranin. Tuloy pa rin ho magkakaroon ng mga problema ang hindi naman po natin gawa. Dadadamay lang tayo sa nangyayari po sa buong mundo. Pero ako po ay sigurado. Sigurado sa isang bagay lamang. Tayo nga ho, sabi ni Senate President Enrile kanina, nagpakita ng halimbawa sa buong mundo kung ano ang kaya ng sambayan ng nagkakaisa. Sa mga problema nga harapin natin, kung tayo po, tulad sinabi ni President Ramos kanina, no, hindi natin titingnan ang EDSA 4 araw lang sa kasaysayan natin. Pero kung titingnan natin EDSA na nagsasabing tayo ay may malasakit sa ating kapwa, tayo ay mayroong pananagutan sa ating kapwa, tayo ay dapat kubilos ayon sa ikabubuti ng iba po at hindi pansarili lang. These activities of Pinoy Me have been a significant help in our administration's efforts to alleviate poverty. Through your help, less fortunate Filipinos are able to earn additional income. This reduces their dependency on state subsidies and strengthens their resistance to external shocks such as calamities or family emergencies. In fact, all microfinance institutions deserve recognition for taking the lead in promoting a lasting way of lifting the poor out of poverty. In their own right, they are also revolutionaries. The risks they have taken in lending to the poor, who have long been considered unbankable, but they did it. They developed a unique model in which profits can be made while the lives of the poor improve. In short, they changed the paradigm of banking all over the world.
Sabi po kasi sa akin ng aking ama, alam mo, Noy Kanya, ngayon baka sikat ka, bukas baka laos ka na. Ngayon baka mayaman ka, bukas baka mahirap ka na. Sabi niya sa akin, habang nag-aaral ka, pagbuti mo yung pag-aaral mo. Pag napasok na yan sa utak mo, habang buhay na, mangyari sa iyo na yan. Kaya naman dito, nabigyan kayo ng mga magulang nyo ng pagkakataon. Pag nag-aral kayo na mabuti, di ba? Talaga naman po mas malaki ang kakayahan nyo, hindi lang para mapangalagaan ang sarili nyo, hindi lang para mapaasenso ang pamilya nyo, pero talaga naman po lalo tayo makakatulong sa kapwa natin. Kung ganun po ang ating hinahabol. Lahat ng oportunidad natin, talagang samantalahin natin. Lalo na kung ikabubuti, hindi lang na sarili, pero na nakakarami. At hindi po ako magdadalawang isip na tawagin kayong lahat na bayani. Kung kaagapay ka ng bayan sa kaunlaran, kung inaakay mo ang mahihirap nating kababayan upang sila ay umangat, kung marangal mong ginagampanan ang iyong trabaho at hindi mo ninanakawan ang kaban ng bayan, walang duda na ikaw ay bayani. Bahagi kayo ng modernong revolusyon para puksain ang kahirapan. Bahagi kayo ng marcha ng pamahalaan upang ituwid ang mali sa lipunan. We will build 20,000 housing units for our soldiers and policemen and providing it to them at very low prices, very much lower than what they are currently paying to rent dwellings that they do not own. This good news does not always make it to the headlines, but it is happening and we are committed to achieving more in the coming years. If there is one key lesson from EDSA that I would like to impart to all of you, it is that the democratic struggle should go beyond a single event. People power did not end at EDSA. The work goes on toward building a more fair and equitable society. Ngayon po, nanaharap sa kontrobersya ang hanay ng ating mga sundalo. Ang tagpong ito na ginugunita natin ay mabisang tagapagpaalala sa taong bayan nang di matatawarang dedikasyon ng ating pong mga militar at kapulisan noon hanggang ngayon. Pinipili ng ating mga sundalo na unahing paglingkuran ang taong bayan. Sa salubungang ito, nasaksihan natin kung paano hindi magdadalawang isip na talikuran ng militar at ng pulis ang pinuno nilang idadamay ang inosenteng sibilyan para lang sa kapangyarihan at sa ganid sa salapi. Hindi marahil maintindihan ng henerasyon ngayon kung bakit bigla na lang napapaiyak ang kanilang mga magulang kapag naririnig ang mga kantang para sa kanila ay luma na. Para sa mga bayani ng EDSA, kapag narinig nila ang kantang tulad ng handog ng Pilipinas sa mundo at bayang ko, may malalim silang pakahulugan dito. Hindi lamang kasi ito entertainment para sa kanila, kundi malaking bahagi na ng kanilang buhay. Kung kailan hindi sila maaaring abutin ng gabi sa lansangan, kung kailan ipinapapatay ang kumakalaban sa pamahalaan, at kung kailan bawal ni ang manood ng malaya sa telebisyon o makinig sa radyo. Kaya naman, mabisa at makapangyarihan ang musika at iba pang sining para sa kanila. Binubuhay nito at sinasariwa ang napakahalagang bahagi ng kasaysayang ipinaglaban nila. It is not my intention to reopen old wounds, but I feel obliged to set the record straight with my own opinion. With respect, I do not think we would have become another Singapore had we stayed the course with Marcos. Singapore is one of the richest countries in Southeast Asia. It's a place where poverty has become an exception and where there is a growing room for artistic expression. This was not the case during martial law. During those dark years, inequality worsened and free expression was stifled. We were far from becoming another Singapore. Were it not for EDSA, we probably could have become another Libya.